Mukhang itong Converge Fiber XR sa interesadong makuha ang serbisyo ni Jason Perkins ng Phoenix Fuel Masters. Dahil ang tinitingnan ng Converge ay ganito. Kung sakali man yung pagtatank nila ay hindi magtagumpay at maging number 1 pick sa susunod na draft ay itong Blackwater, gusto nila na meron silang big man na pwede pa rin iparehas dito kay Justin Arana. At kung hindi nila makuha si Baltasar, dahil for example kung mag-apply din si Baltasar sa darating na draft, kahit hindi maging number 1 pick yung Converge, dahil siguro baka naisip ni Baltasar hindi na rin siya bumabata, ay baka ang gawin nga ng Converge kunin si Perkins para meron silang at least big man na kasabay nitong si Justin Arana. Pero ang problema, hindi siyempre basta-basta ibibigay nitong Phoenix Fuel Master si Jason Perkins dahil iyan ang kanilang top player, lalo na at wala na nga itong si Matthew Wright. Siguro ang sasabihin ng Converge sa Phoenix, kahit sino dito sa lineup ng Converge pwede nilang kunin, maliban lamang siyempre kay Justin Arana. Pero ang tanong, sino bang player ng Converge ang pwedeng iparehas ng value dito kay Jason Perkins? Paano kaya, for example, kung ang hinging kapalit nitong Phoenix ay yung first round pick ng Converge para dito kay Jason Perkins? Yan ngayon ang matinding tanong at dapat pag-isipan mabuti ng management ng Converge in case nga talagang interesado silang makuha ang serbisyo ni Jason Perkins. Ito nga bang si Jackson Corpus ng Magnolia ay mapapakawalan na nila o ititrade na? Kung titignan natin kasi, itong frontcourt ng Magnolia biglang lumalim. Of course, nandyan si James Laput, si Ian Sanggalang sa sentro. Plus nandyan pa si Abu Trotter, itong si Jose Periobo na hindi na nga nabibigyan masyado ng playing time. Plus si Aris Dionisio. At alam natin si Calvin Abueva, kahit 6'2", 6'1 yan, ay kaya niya maglaro ng power forward. Si Rome De La Rosa nandyan pa. At of course, magkakaroon pa ng draft next year. So mukhang nababawasan na ng minuto at espasyo ito si Jackson Corpus dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya hindi na ako magtataka kung ito si Corpus ay eventually matrade ng Magnolia. Oo nga pala, si David Morel nandiyan pa sa Magnolia. So biglang lumalim yung frontcourt nila at pwede na sila makipagsabayan talaga dito sa iba't ibang koponan sa PBA. Kaya abangan na lang natin kung ito nga si Jackson Corpus na eventually matitrade din. Ang tanong na lamang ay kung saan koponan. That of course, yung trade value nito hindi nakatulad nun dati. Pero, alam natin marami pa rin mga teams na magkakagusto sa serbisyo nito si Jackson Corpus dahil marami itong nagagawa bilang defensive player at meron din itong offensive skills. So, abangan na lang natin kung saan mapupunta itong si Jackson Corpus at kung sakasakali nga na siya ay pakawalan itong Magnolia Chicken Templados at kung kailan, malamang siguro after this conference.